Ngayon ko lang nalaman na meron pala mga ganito na ibang mga klase ng products. Akala ko kasi before box lang. Mapa Batangas, Cavite, Marilake, Bulacan, o ride papunta at pabalik ng Pampanga, laging umuulan. By now, alam niyo na, na kapag kasama niyo ako sa ride, malamang uulan. Buti na lang, I got this givi ride tech backpack from Moto Market sa Uptown Parade in BGC. May water-resistant compartment ito, perfect kasi magdadala na ako ng mga pamalit na damit sa mga ride. It can hold 15 liters kaya maraming malalagay dito. Kung nagdadala ka naman ng laptop sa ride, pero ba't ka magdadala ng work sa ride? Meron din itong laptop pocket. May drainage system pa para sa charger at earphones. Reflectorized din itong givi kaya madaling makita ang rider lalo na sa gabi. Ang pinakamahalagang feature para sa akin, dapat masubukan kung totoong water resistant nga. Napasabak agad sa maulang ride namin sa Batangas at kinabukasan sa ride naman sa Pampanga. Very lightweight ang bag na ito ha. First time to use a backpack sa ride pero hindi ko naramdaman ang bigat at all. Parang wala nga eh sa gaan. It also has clips sa chest at sa lower waist para secure pag high speed na. Adjustable ang clips. Tried and tested na ang waterproof feature nito kasi buhos talaga ang ulan sa Batangas, Tagaytay, Cavite loop namin. And the following day, ganun din sa ride ko from Pampanga back to Manila. So, galing na naman tayo sa isang maulan na ride and it's a good thing that I brought with me the givi RBT02 rider tech backpack. It's water resistant or should I say waterproof kasi ang lakas ng buhos ng ulan kanina dun sa ride ko from Pampanga going here to Manila. And tingnan natin yung mga gamit ko sa loob. Diyan. So ito yung pocket sa harap. Diyan yung ID ko. Mga sticker ko from G4 Sticker Works. O, diba? No sign na talagang inulan. And also have my wallet here. So, pag binuksan niyo yan, oh, amazing, di ba? Super dry siya sa loob. This is made of polyester. Nakita niyo, ito yung mga motorcycle document ko. Yung cloth mask ko and yung pouch ko na made of cloth, dry din. Even my gadgets. Dry sila. And even my change of clothes. O, diba? This is my jersey from The Republic. Grabe, dry siya sa kabila ng malakas na buhos na ulan. This backpack lived up to its purpose. I love that it has ample compartment para ma-compartmentalize mo yung mga gamit mo. And hindi rin talaga basta-basta papasukin ng tubig kasi roll up itong kanyang opening. Very secure kasi meron siyang clasp. And best of all, it is really value for money kasi akala ko noon ang mga GD, eh poro lang talaga mga top box. Yung pala, meron pala silang mga backpack kagaya nito which is really value for money kasi this costs less than 3,000 pesos. So di ba napakamura? I got it from Moto World. They have a branch that recently opened sa my BGC. So, napakaganda doon kasi not a lot of people know about it. Usually kasi pag nag-Moto World ako, dito sa Quezon City kasi malapit sa place of work ko. Pero, nung binisita ko yung Moto World sa may BGC, ang dami mapagpipilian kasi not a lot of people know na it's already open. Kaya naman ang dami-daming stocks na mapagpipilian doon. That's where I got this GVRBP02 Rider Tech Backpack which is really value for money kasi less than 3,000 pesos lang siya. Kaya nga pala siya tinawag na givi, it's named after the former MotoGP racer na si Giuseppe Vicenzi. Givi is an Italian company na specialist siya ng motorcycle accessories. Meron silang manufacturing facilities all over the world from Italy, Malaysia, Brazil. Sila yung basically nag-invento ng ano yan, nag-popularize ng top box concept.
ang unique factor sa kanya kasi siya nag-invento ng like yung naka-isang susi para ma-lock and matanggal yung case sa bike. Hindi lang siya boxes, but accessories siya for the riders from boxes, bags, fitting kits, brackets, reindeer. Hindi natin maiiwasan na may mga pagkakataong uulan habang nasa ride. Kaya naman, it's really practical to have a waterproof backpack sa ating mga ride. Tara, ride tayo!